Sa kaugnay na balita, pagsasabatas ni Pangulo Rodrigo Duterte sa Department of Migrant Workers, pinuri at ikinatawa ng sektor ng Overseas Filipino Workers. Si Eden Santos sa detalye. Sa wakas, inilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang batas sa pagtatatag ng sariling departamento para sa mga migrant at overseas Filipino workers. Ayon kay Acts OFW Partylist First Nominee Imelda Enriquez, nagpapasalamat at sumasaludo kay Pangulong Rodrigo Duterte ang sektor ng OFWs sa pagsasabatas ng Department of Migrant Workers na matagal na nilang hinihintay. Anya, isa itong magandang regalo sa pagsalubong sa bagong taon ng mga OFW at lahat ng mga Pinoy na nasa iba't ibang panig ng mundo na kadalasang biktima ng pang-aabuso at pagmamaltrato. Pinasalamatan din ng Acts OFW si Senator Bongo na isa sa mga principal author ng Senate Bill No. 2234 na nagpursige para maisakatuparan ang minimiting kagawaran para sa overseas Filipino workers. Kami sa Acts OFW Party List ay sumasaludo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa tuluyang pagsasabatas ng panukala na lilikha sa Department of Migrant Workers. Ito ang matagal nang hinihintay ng mga kapatid nating OFW. Maraming salamat po sa pagdinig ng aming hiling. Nagpapasalamat rin kami kay Senator Bongo na isa sa mga principal authors ng Senate Bill No. 2234. Siya talaga ang nagpursige para maisakatuparan ang minimithing kagawaran para sa overseas Filipino workers. Hanga po kami sa iyong tapat na pagmamalasakit at pagpahalaga sa kapwa Pilipino. Kami sa Acts OFW Party List ay kaisa ninyo sa anumang mga programang isusulong ng ating bagong departamento para sa kabubuti ng OFW sektor at kanilang pamilya. Magsasama-sama ang 7 tanggapan na kinabibilangan ng DFA OMUA, POEA, POLO, ILAB, NCRCO at NMP na nasa ilalim ng DOLE, gayon din ang Office of the Social Welfare Attaché ng DSWD. Ang OWA naman ang magsisilbing attach agency ng bagong kagawaran. Maging si dating Acts OFW Partylist Representative at ngayon ay TESTA Deputy Director for Partnership and Linkages sa Niseto Jan Bertis ay masaya sa pagsasabatas ng DMW dahil hindi na ito mangangamba na mapapabayaan ang nasabing sektor. Magugunitan ay sinulong noong ika-17 Congress ni Bertis ang pagbuo ng departamento para sa mga OFW na tinaguriang mga bagong bayani. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times.